So, anong nangyari sa boses ko, guys? Yan naman! Yes! Hello, guys! So, meron akong ipapakitang video sa inyo ngayon. Ito yung unboxing ng ating sound card. Ang pangalan niya ay F8 sound card. Ito siya. Kararating lang nito kahapon sa mail. So, ayan pa yung kanyang tatak. So, titingnan natin ngayon kung maganda siya, ha. So, buksan na natin ito. Guys, isinom muna natin ito. Ay, nahulog. Yan. So, ito siya, guys, ha. So, ito yung box niya. Medyo na-upi na to sa biyahe. So, ito siya, live sound card. Ito po yan. Tapos, may nakasulat pa dito ng professional condenser microphone. Pero wala condenser microphone na kasama to. Kasi ang in-order ko lang, yung sound card lang. Kasi meron naman akong microphone na. So, ititry ko muna to. Kaya, binili ko siya. So, inabot din to ng ano, 1 month to, guys, bago dumating. Kasi, alam ko, in-order namin to is August 30. So, kahapon, dumating to. September 30. So, ito na. Pag inopen pala natin siya ay ganito. So ayan. Ito, guys, ang kanyang laman. So ayan yung sound card. So ito, guys, yung laman. Ito yung sound card, no, yung F8. Tingnan natin, ah. Alisin natin siya sa box. Ayun, magaang lang pala 'to. So ay nakasulat dito F8 live tuned sound card. So, ayan siya. And guys, maliit lang pala at magaang. Diba? So, ayan. And then, may kasama pa siya. Meron siyang manual. Ito, may manual. Universal. Ayan. Mobile computer. Mobile phone computer. Universal tuning sound card. Ayan. So, meron ka pang pwedeng mabasa dyan. Punta ka CR. Pwede ka magbasa-basa. Paglobat yung cellphone mo, yan na lang. And then, may kasama pa siyang mga cable. I see. So, tatlong klaseng cable pala to, guys. Ito yung microphone to, pang microphone. Headphone, pang headphone. Tapos, USB, micro USB. And then, ganun din. Headphone jack, tsaka micro USB yung kabilang dulo. So, yung isa, micro USB, at saka yung standard USB. Palagay ko ito, pang charge to eh. Kukonect dito para ma-charge. Ayun. Ay, siguro may charging port yata to. Ayun nga, may charge. Ayan, guys, so charge. So, dito yung micro USB sa charge, tapos sa computer mo ito. Yung malaking input. Alright, so guys, yan ang laman. No? Yan ang laman niya ng box. So, yung laman ng box ay yung mismong sound card, tatlong klaseng cable, at saka yung kanyang manual. Alisin na natin yung box. So, wala nang laman yung box natin. Styrofoam na lang. Alisin natin yung box. So, ayan, guys. Ngayon, titingnan natin to kung paano gagamitin. So, ayan, guys, yan ang laman niya. Ito yung mismong sound card. Yan ang laman ng box. Sound card. Tatlong klaseng cable. Yan. At saka meron siyang user manual. Ito, user manual. Importante ito para mabasa natin at maintindihan natin kung paano siya gagamitin. So, yan.
Alright, unbox na natin siya guys. So, tingnan naman natin ngayon kung paano siya ginagamit at anong quality ng sound na kaya niyang i-produce at kung ano-ano pa yung features niya. So, pag ginamit ko to, magbabago siguro yung sound ko kasi yung sound ng audio ko dito sa video kasi yung audio na nito ngayon na manggagaling dito sa sound card na to ang gagamitin ko. So, tingnan natin. Tara! So guys, ito no, kinonect ko yung F8 dito sa computer. Kaya ko ginawa yun kasi pag nag-live stream ako, doon ako sa computer gagamit. So computer ang gagamitin ko sa live streaming. So tinesting ko na siya ngayon sa computer para alam ko kung anong output. So ang ginawa ko is kinonect ko tong F8 dito sa computer using yung charging cable. Naalala niyo yung charging cable, yung kulay itim. So yung kabilang dulo noon, papunta sa computer ay yung USB, standard USB cable, yung port niya, standard. And then papunta dito naman sa kabilang dulo, yung sa charging point. Charging port is yung micro USB yan, papunta sa charging. So itong microphone ko na to, actually, pwede kayong gumamit ng condenser microphone. Kaya lang, wala pa akong condenser microphone. So, itong microphone kong maliit na to, itong gagamitin ko ngayon pang test. So, ayan guys, ang sound na naririnig nyo, galing na yan dito sa F8. So, kinonect ko siya. Itong cable ng microphone ko, galing sa mic, papunta dito sa input niya na capacitor. Yan, capacitor width 2. Pareho rin yan ng capacitor width 1. Pare yan sa mga condenser. Yan. Sa dynamic microphone, pwede rin po yan. Gagamit lang kayo ng mga adapter na ganito. Kasi maliit po yung dulo niyan, yung input niyan. Maliit. Yung mga condenser, yung mga dynamic microphone, is malaki po yung dulo nun. PL55. So, isushoot nyo yung dulo nun dito para magamit yung adapter, and then itong dulo na ito, yung isushoot nyo naman dito sa capacitor na ito, sa likod ng F8. So, hindi natin ito gagamitin ngayon. Ang ginamit ko lang ay itong microphone ko na ito, maliit lang ito. So, yung dulo nitong microphone na ito, yung cable niya ay maliit yan. Tamang-tama lang, shoot talaga. And then, itong headset ko, itong headphone, actually, ginagamit ko lang ito ngayon para marinig ko yung boses ko. So, dito naman siya, nakakonect sa monitor. No? Monitor. And, itong kulay red na cable ay para naman dito sa MP3 player ko. Yan, kasi pwede mo itong gamitin pang music. Ayan guys, music. Music background, di ba? So, unahin natin yung microphone. Ang volume ng microphone, ito. So, yung microphone na to, hindi, una pala, yung power niya. Ang pag-power on, guys, nitong F8, ay nakikita nyo itong button na red. Sa baba ng slider, may nakasulat na echo. Yung slider na to ay para sa echo. So, sa baba niya, may power on button yan. Ipipress nyo lang yan. Medyo matagal. Press and hold. And then, magpa-power up na siya. So, ganun lang siya kadaling i-power on. And then, pag nakakonect na yung mga kailangan mo dyan, yung microphone mo, yung MP3 player mo para sa music, nakakabit siya sa computer. So, lahat ng inilalabas na tunog galing sa mic mo at saka sa MP3 player mo na music ay pumapasok din lahat sa computer mo. So, ibig sabihin, pag pumasok sa computer mo yan, pwede mo siyang ma-record. Diba? Once na pumasok na yun sa system ng computer, pwede ka nang gumamit ng software din sa computer para ma-record mo yung sinasabi mo rito or yung pinapatugtog mo dun sa MP3 player. Pwede mong ma-record lahat. So, yung volume ng mic ay nasa pangalawang slider. So, ito ay echo. And then, mic volume. Ayan. Ito naman siya pagka nilakasan natin. Yan. Itong monitor, ito yung sa headphone ko. So, nawala na yung volume sa headphone ko. So, lalaksan ko yan na maririnig ko ulit yung salita. Yan. So, itong music, guys, naalala nyo itong kulay red na to. Kinonect ko to galing sa MP3 player. To.
may laman ng mga tugtog yan na music. Papunta dito yan sa likod na ang nakasulat ay music. So once na inon ko yan at nagpatugtog ako dyan, ang volume niyan ay ito, unang-unang sa right side, sa unang-una. Ayan guys ang music niya. Soft na soft lang ang music. So maganda guys, di ba? So, mahihinaan mo yan. And then malalakasan mo. So yan guys ang purpose niya. So pahinaan muna natin. Then pag-aralan natin tong bass and treble. Yung bass and treble guys, alam niyo naman yan, di ba? So yung bass, yung pampataba ng boses, pampalaki. Yung treble, pampanipis. So pagka naka-down lahat yan, yung bass and treble, walang dating yung boses mo, di ba? Flat na parang mahina na hindi maintindihan. So pag nilagyan mo ng bass yan, yan, medyo lumalaki na, parang modulated na yan. And then lalagyan mo pa ng treble yan, ayan, medyo may kalansing na yan. Kalansing, yan. So, ang gusto ko lang dito ay ang prefer ko lang dito ay nakatodo lang siya sa taas, dalawa, bass at saka treble. So, ganyan lang ang gusto kong setting niyan. And then, sa microphone pa tayo, yung sa voice output, no? Ito ang natural na boses ko, guys, ha? Yan ang natural. Pwede kong lagyan ng effects yan using yung KTV button. Ito, yung button na to, KTV. Kasi ngayon ay naka-on po yung primal sound. So, yan yung natural voice mo. So, pag in-on ko yung KTV, hello, sound check, ayan. Gumanda na. Ang ganda na ng boses ko. Diba? Lalong gumanda. So, magiging ganyan guys ang boses. So, diba? Maganda na. So, kung ayaw mo na yan, magsasalita ka lang ulit, mag-alam mo maganda ito pagka kumakanta ka. Yan, para kung nasa KTV bar. Yan yun. Ngayon, kung ayaw mo na yan, gusto mo na lang yung natural ng boses mo, pindutin mo lang ulit yung primal sound. So, babalik ka na sa original na boses. And then, meron pa ditong tinatawag na reverb delay. Ito, reverb delay. Yan. Pag pinindot mo yan, ayan, may sumingit ng konti. Tapos, ganun din siya, parang KTV din. Ayan, oh. May reverb siya. May reverb, guys, ang boses. So, magagamit mo din yan. Kakanta ka. Yan ang mga ginagamit ng mga singer. Naglalagay sila ng reverb sa effects ng kanilang microphone para medyo magandang dating. So, kung ayaw mo na ulit yan, balik ka lang ulit sa primal sound. So, ayan na naman. Bumalik na naman tayo dyan. Alright. Ayan. Hello. Ayan. Pag pinindot mo naman yung MC, ayan, para ka rin na nagsasalita na may konting effects. Ayan, guys. MC yan, guys. MC. So, kung ayaw mo yan, balik ka lang sa primal ulit. Ayan. Nasa primal ka na ulit, guys. Yan ang natural ng boses mo. So, parang MC. So, may pagkakapareho rin sila nitong KTV. Ayan, hello. Ito, hello. Parang mas madaling kantahan tong KTV. Hello, parang mas maluwang siya. Hello, sound check. Hindi yung reverb. Dito siguro sa KTV, mas masarap kantahan. Parang mas maluwang. Ganun yun eh. Nararamdaman ng mga singer. So, ayun guys ang mga pagkakaiba niyan, no? Itong button sa taas, voice over nakasulat. Voice over. Effective yan dito. Papakita ko sa inyo ha. Halimbawa, meron kang music, di ba? Ngayon, every time na magsasalita ka, papahinaan mo yung music para lumabas yung boses mo. Mas maintindihan ka, di ba? Ayan. Pero ang gagawin mo dyan, pindutin mo yung voice over, i-on mo yan. And then, patugtugin natin music. Ang effect niyan, ayan, pag nagsalita ka, humihina yung music automatically. Then, pag umistop ka magsalita, lalakas siya ulit. O, diba guys, para ka nasa radyo. Parang pag salita mo, humihina yung tugtog. And then, pag stop mo ng salita, lalakas na ulit yung tugtog. O, diba, ang galing?
Halimbawa, nasa radyo tayo. Tuloy-tuloy lamang po tayo mga kaibigan sa ating platuntunan. Ngayon po ay ating babasahin ang isang liham na ipinadala ng isang ating masugid na tagapakinig. Ang liham ng kanyang pag-ibig na atin pong pinamagatang naghugas ka na ba ng pinggan? Ayan guys, di ba? Ayan yon. Ayan yung effect niyan, yung voice over na yan. Pag naka-on yan, pag nagsalita ka kahit may music, humihina yung music. And then pag nag-stop ka magsalita, lalakas na ulit yung music. Kasi kapag hindi yung naka-on, kahit salita ka ng salita, hindi talaga hihina yung music unless hihinaan mo siya sa music button, yung slider. Pero pagka naka-on yan, hindi ka na pahina ng pahina doon sa slider. So masisave mo pa to. Kasi guys, habang ginagalaw mo ng ginagalaw yan, nagagasgas yan sa loob. No? So mas masisave mo yung gamit niya, mas tatagal yung gamit mo. Mas malilesen yung paggamit mo nitong slider. Diba? So yan yun guys ha. Alright, so okay na yan. Pahinaan ulit natin yung music. Ngayon na punta naman tayo dito sa mga sound effects ng F8. Yung may naririnig kayo mga tawa, palakpak, eto yan guys ha. So unang-una dito sa baba ng power ay merong sound effects dito. Ayan, yung tumatawa, no? Then sa baba niya, ayan, konting sound lang. Ayun, konti lang, ibitin na dito. Ayan guys. So, next, dito naman. Oh, ano ba yun? Ano ba yung tawag doon? Slap. Slash. Then sa baba niya. I love it! You guys are so great! Ayun, you guys are so great. Ito pa. Kiss. Sa baba naman ng kiss ay applause. Ayan guys, halimbawa, meron kayong nagpo-broadcast kayo or nagla-live kayo at may nakakatuwa na dapat palakpakan natin. Alright, so yung tatlong yan, to, yung side na to, pwera itong dalawang gitna na to, ay mga sound effects yan. So dito tayo sa right side, itong third button from the right, 1, 2, 3. Ayan, ang nakasulat dito, PUBG. So, next. Yell. Ayan, sound effects din yan eh. Naririnig ko yan eh. Ito pa. Oh, ping, ping, ping daw to. Okay, and then next, ito. Walk. Ito. Oh, clap. Ano nakasulat dito ay cheer. Cheer pala. And then next. Toink. Awkward. Ah, okay. And then next. Gunshot. Then, Mario. Ito. Minions. So, yan guys yung mga sound effects niya. Ito. Itong tatlong yan. At saka ito. So, ito naman. Sa baba nitong MC, meron kang makikitang mail. So, pag pinindot mo yung mail. So, anong nangyari sa boses ko guys? Naririnig niyo ba? So, nakikilala niyo pa ba ako? Ako yung nagsasalita kanina. Hindi niyo ba alam? Ayan. So, ayan guys, ang effect nun, no? So, yung mail. Hello, mail. And then, kung ayaw mo na yan, pindutin mo ulit yung primal sound. So, next, katabi ng mail is female. Female naman. Yan naman. Yes. Ooh. So, naging boses babae ako, guys, diba? Ang galing, diba? So, kung ayaw mo na yan, dito naman tayo sa kabila. So, yung next, ito guys, children. Children pala to. Boses bata ako. Kaya pala boses bata kasi children. So, kung ayaw mo na yan, balikan na ulit dito sa primal sound. And then next, ito naman. Ayan guys, kung gusto mo manakot, gabi ng lagim, devil pala yung nakasulat dun guys.
Ah, itong isa, sa baba na to. Hello, male din. Tapos, pababa ng pababa yung tone. Tapos ko naman, yung, ayan, palalim ng palalim. Tapos, ito control, ayan. Itong sa... Email, pwede mo tong papasan ng papasan? Papas, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Ayan, nagbabago din. So, yun yung mga effects niyan. Hello, 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 hello. Ayun, pababa ng pababa yung pitch. Hi, 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 hi. Habang pinipindot mo siya, pataas siya ng pataas. Ito naman, habang pinipindot mo, pababa ng pababa yung tono. So, ganun lang siya, guys. Ngayon, kapag ayaw mo na yan, balik ka lang ulit sa primal sound. So basically, yun guys ang mga effects na pwedeng ibigay sa iyo nito. Nga pala, pag nagsasalita po kayo sa microphone, para malaman nyo kung working talaga yan, dapat umiilaw po ito, yung mga ilaw na yan, green, red, yan, dapat tumataas-taas yan. So yun ang indication na gumagana ang inyong microphone input. So ayan guys, no? Maganda kasi makakatulong po ito sa pagpapaganda ng inyong live stream broadcast. Lalong-lalo na nga itong may music na to, natutuwa ako dito eh. Kasi pag nagsalita ako, humihina siya. And then pagka hindi na ako nagsalita, lalakas naman siya ulit. O diba, automatic lang. Tapos gusto ko yung mga effect. Hindi pala yun, gigil pala yun. Ito pala yung upload. Saka yung cheer. Yay! Galing! Ayos! Yay! So yan guys, ganyan po ang pwedeng ibigay sa inyo nitong F8 na sound card. No? So yan. Ayan siya. Maganda naman yung sound. Nakakatuwa rin kasi maganda yung binibigay niyang effects. So, madali lang siyang i-connect. Madali lang siyang magamit. Diba? Ayan o. Oh. Hello, hello, hello. Ito nga palang echo, hindi ko nasabi kanina. Ito yung control guys, yung KTV. Pindutin niyo yung KTV. And then yung echo, ayan, ayan, ayan. Pwede niyo siyang bawasan. Ayan, nawawala. Ayan, nawawala. Ayan, echo. Wala nang echo. Then taas nyo, ayan, ayan. I-set nyo na lang kung saan nyo gusto. Halimbawa, nandyan lang. Para pag on nyo ng KTV, para pag on nyo ng KTV, ganyan na kadami yung echo na magagamit nyo. Hello, sound check. Ayan, guys. Ayan. Ganun din sa reverb. Ayan. Hello, hello. Ayan. Yan ang control niya talaga, guys. Ayan. So, ito. Ayan. Yung echo na to. Ganyan na lang siya. Ayan. Ayan. Yan guys. MC, ayan, ayan din. Nakokontrol din yung echo dito sa MC. Yan. So, balik ka lang sa primal sound kung gusto mo ng natural ng boses mo lang. So, yun nga pala guys, no, yung monitor sa headset mo kasi doon nakakonect yung headset mo. Ayan, ayan, ayan. Maririnig mo, mawawala siya. And then, meron na naman siya. Yung mic volume mo, ito. Wala na akong mic. And then, tataas na tataas. Magkakaroon na ulit ng sound yung mic ko. Ayan. So, ayun guys, ang features nitong F8. Magaang lang siya guys. Magaang lang talaga. Grabe, ganggaang lang niya. And then, madali lang siyang i-connect. Madali lang siyang i-set up. Once na nabasa ng computer mo, yung F8, tuloy-tuloy na yan. Makakagamit ka na ng maayos at maganda at may mga sound effects na pwede mo pang ilagay katulad nito. Tinawanin yung sarili. At saka ito. Ang galing mo, pakis nga. Ang galing mo, isa pang ang kiss. Oh, diba? Yay! Very nice. Galing-galing. Diba? So ayan guys, no.
Depende sa inyo kung talagang kailangan nyo to. Kasi para sa akin, makakapagpaganda ito ng live stream nyo. Yung sound ng live stream magiging mas interesting kapag may mga ganyang sound na naririnig, sound effects. At saka yung control, kung paano mo siya kokontrolin ay madali lang. So hindi siya mahirap kontrolin, guys. Madali lang talaga. So guys, yung price nito ay ilalagay ko lang sa description kung magkano po ang price nito. Kukuha din ako ng link para maisama ko rito kung magkano yung prices nila or i-display ko rito sa video. So maraming salamat guys. Sana po ay nagkaroon kayo ng konting kaalaman dito sa pag-share ko sa inyo ng unboxing and pag-testing and review na rin itong F8 Live Tuned Sound Card. So para sa akin po, nagustuhan ko talaga to kaya bumili ako. So maraming salamat guys and thank you very much for watching my video. Kung nagustuhan niyo po ito, please like na lang po ang aking video and kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, please po pa-subscribe na lang and para po ma-update kayo sa mga sa susunod kong mga video. Maraming salamat po guys sa lahat ng mga ka-friends ko dyan sa YT. Have a nice day. God bless.